Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami paginapating magkamit ng ibinungan itong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak, siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig.
Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana isagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang maog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kukublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Ari naming Jesucristo, masunurin ka kordero sa katubusan ng tao. Ayin sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulimihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito kaagad-agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" Tanong ni Pedro, "Buhay ka may iniaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok,
makaitatlo mo ako na itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Mainit na tanghali. Gutom na ba ang lahat? O nakakain na ang lahat? Merong hindi pa, ano po? So, pare-pareho lang tayo. Ano? So, sa araw na ito, nasa ikalawang araw tayo o ikatlong araw ng ating mga mahal na araw. Nagsimula noong Linggo ng Palaspas, kahapon, Lunes Santo at ngayon Martes Santo. So sabi nga, ang mga mahal na araw na ito ay gawin nating mahal. Of great value, ano, precious. Huwag nating gawing cheap o mumurahin. Mumurahin sapagkat ang marami sa atin, sa halip na magkaroon ng pagkakataon na magdasal, magnilay, ay saan natin matatagpuan. Mga nakabook na sa Boracay, kung saan-saan, mag-outing, magpipiknik, at ang iba naman ay nagpapahinga sa kanilang mga bahay. Sa halip na rest with the Lord, ay rest o pamamahinga sa maghapot magdamag na panonood ng TV, ng Netflix, ano, panay ang hawak sa mga gadget sa mga panahong ito, sapagkat ang sabi nila ay araw ng pamamahinga. So gawin nating mahal, hindi cheap ang araw na ito na dapat nakalaan sa ating mga pagninilay at pagdarasal. So mga kapatid, muli welcome po kayo dito sa pambansa at parokya o pambansang dambana at parokya ng Padre Pio. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan. At maraming salamat no sa inyong mga pagbisita, sa walang sawa na tumutulong. At ang mga devotee, si Padre Pio, ay walang sawa din na dumudulog, humihingi ng awa na through His intercession ang mga panalangin na bitbit at mga daladala at mga panalangin ipinagkakatiwala ng iba ay magkakaroon ng katugunan. Subalit, kailangan natin ding maunawaan na ang kalooban ng Diyos ang siyang makapangyayari. Sa lahat ng ating mga hinihingi, sa lahat ng ating ipinagdarasal, na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, may pagkakaloob lamang ito sa kanyang kalooban o sa oras at panahon na naisi ng Diyos. Kaya huwag po tayong mainip. Hayaan nyo, may kasagutan ang bawat panalangin at dasal natin sa Kanya, na sa pamamagitan ni Padre Pio, ay matutulungan ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Ngayon ay narinig po natin sa ating ebanghelyo na ipinapakita kung paanong pinagtaksilan ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang ating Panginoon at kinikilala niya na guro. At kung ating pong iisipin, para bang napaka-imposible na pagtaksilan ng isang apostol na gaya ni Judas ang kanyang Panginoon, ang kanyang master. Subalit, nangyari ang lahat ng ito. Bakit kaya? Sapagkat hinayaan ni Judas Iscariote na makontrol ni Satanas ang kanyang sarili. Pero ang mas nakakalungkot na pangyayari para kay Judas Iscariote ay yung dinala niya mismo ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kamatayan. Sa halip na bumalik kay Jesus ay nagpadala na siya sa kanyang desperasyon na naghatid sa kanya para magpatiwakal. At alam naman natin kung ano ang nangyari kay Judas matapos niyang pagtaksilan, matapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoon. At kung nababatid lamang sana ni Judas na naghihintay sa kanya ang ating Panginoong Jesus, hindi sana nangyari ang kanyang
pagpapatiwakal. Mga kapatid, kayo na mga narito ngayon, naranasan niyo na ba na kayo'y mapagtaksilan? O yung napagtraidoran kayo? Sino ba mga nakaranas na dito na pinagtaksilan? Kahit pinagtaksilan man lang ng tadhana, meron ba sa inyo? Huwag na tayong mahina. Kung oo, ano yung pakiramdam ng isang pinagtaksilan? Masaya ba? Nakangiti ba kayo kapag kayo'y pinagtaksilan na? Of course, sasabihin ng marami, masama ang pakiramdam. Andoon yung galit. Andoon ang inis. Andoon yung pagkayamot, disappointment sa isang tao na nagtaksil sa iyo. At yan yung katotohanan. Kaya nga kahit si Jesus, nakaramdam din ng masama ang kanyang pakiramdam. Kung paano siya itinatwa, paano siya pinagtaksilan ni Pedro. Ilang beses ba na itinatwa ni Pedro si Jesus? Not just once, not just twice, but thrice. Yung hindi ko mabasa-basa kanina, makaikatlo, three times na itinatwa ni Pedro. At katulad din ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, nagtaksil sa ating Panginoon. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagtataksil, sa kabila ng kanilang pagtatatwa sa ating Panginoong Jesus, nagawa ring magpatawad o patawarin sila ng ating Panginoon. Noong si Jesus ay naghihingalo habang nakabayubay sa krus, ano ang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yung mababasa natin sa Lucas, ano, sa chapter 20 o chapter 23. So my dear brothers and sisters, kapag tayo ba ay pinagtataksilan ng mga taong di natin inaakala na magagawa sa atin, hindi po ba napakahirap tanggapin? At minsan napakahirap maunawaan na kapag ang isang taong mahal natin, isang taong pinagkakatiwalaan natin, isang tao na itinuturing nating matalik na kaibigan o mga beshi, no? Mga tao na kahit kapatid natin, kamag-anak natin, nagagawa tayong pagtaksilan, hindi ba't napakasama ng ating mga kalooban sapagkat hindi natin inaasahan na mga tao na pinakikitaan natin ng kabutihan ay isang mga tao na tayo'y pagtataksilan, gagawa ng mga bagay na hindi maganda para sa atin. Eh ganyan talaga ang buhay. May mga tao na kahit ano ang kabutihang ibakaloob o kabutihang ipinapakita natin, nagagawa pa rin tayong pagtaksilan. Kaya nga, di ba, ngayong mga panahong ito, palasak na palasak yung salita at pangalan ni Judas, kapag ang isang tao ay gumawa ng hindi maganda sa atin, ano ang ikinakabit kaagad natin? Ay hinudas na tayo para siya siyang Judas. Nagtraidor, nagtaksil. Kaya nga mga kapatid, paano nga ba nangyayari ito sa isang tao? Isang tao na marunong magtaksil at nagagawang pagtaksilan ang mga taong malalapit sa kanya. At katulad din sila ni Judas, nagpatukso sa dala ng demonyo at natali sa mga gawaing masama. Kaya ganun na lamang ang nangyayari sa mga katulad ni Judas na may gawain at trabahong pagtaksilan kahit ang kanyang Panginoon at ang Guro.
Alam niyo po mga kapatid, ang pagtataksil ay nagsisimula kung paano tayo mag-isip. Kung paano ini-imagine natin ang isang tao na naa-attract tayo hanggang sa siya ay tuluyang makuha na ng ating mga isip. Maaring wala tayong contact physically sa kanya. Pero ang pagkilos ng demonyo sa ating mga isipan ay nagbibigay sa atin na tayo'y magkasala at magtaksil. So my dear friends, nagiging mas malala kapag ang isang tao ay mahina ang pananampalataya. Mahina ang kapit at paniniwala sa Diyos. Ang pagkilos ng demonyo ang siyang sisira at tuluyan na sa kanyang pagkasira ng pagkatao. So my dear friends, nung sabihin ni Jesus, Ama, pinatawad ko na sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi tinutukoy ni Jesus yung mga tao na nagkanulo at nagtaksil sa kanya. Tinutukoy ni Jesus ang mga taong madaling magpadala sa tukso ng demonyo at umaayon sa gawain ng demonyo. At yan ay nangyayari sa mga panahong ito, na kung kailan ang mahal na araw, ang mga banal na araw, na kung saan tayo nananalangin, nagninilay, napakaraming tukso na ang marami sa atin nagpapadala. That even inside the church, marami dyan ang nakaupo lang, nakanganga, nakatunganga, naghihintay ng oras para lamang palipasin at hindi nakapokus at sa pakikinig ng misa. Yan ay gawain din ng demonyo na tutukso ang bawat isa sa atin na sa halip na makinig sa mga salita ng Diyos, naglalaro ang mga isipan kung saan pupunta makapamamasyal o di kaya'y makakakain ng masarap. Hindi ba't marami sa atin ng ganyan? Aminin, real talk tayo. Hindi ba? Huwag na natin ikahiya. Totoo yan. Hindi sa lahat na nagsisimba, laging nakatuon ang pansin sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang marami sa atin nauudyukan lang na mga kasama sa bahay, ng mga kaibigan, nakikipagkita o nakikipag-date lamang sa dambana ni Padre Pio. Ang katotohanan, maraming plano para gumala, mamasyal, kumain at kung ano-ano pa. At yan ang tukso naglalapit sa demonyo upang ilayo at pagtaksilan natin ang ating totoong pananampalataya. So my dear friends, ngayong Martes Santo, patuloy po nating pagnilayan ang napakaraming beses na tayo'y nagtataksil sa ating Panginoong Jesus. Ang napakaraming beses na pagtataksil sa sakramento ng kasal sa mga mag-asawa. Ilan ba sa mag-asawa dito ang nananatiling tapat sa kanilang mga mahal na asawa? Hindi ba't karamihan sa mag-asawa rito dumaranas din ang pagtataksil? Humingi tayo ng awa at habag sa ating Panginoong Jesus para tuluyan ang healing at forgiveness. At ganun din, huwag nating kalimutang humingi ng kapatawaran at manumbalik ang magandang relasyon sa mga taong ating pinagtaksilan. At doon,
malalasap natin ang totoong kapayapaan ng ating mga puso at kalooban kapag ang pagpapatawad sa mga taong nagtaksil ay nagagawa natin. At yan ang hamon sa atin sa mga mahal na araw na ito. Hindi tayo katulad ni Judas. Hindi natin gawaing manghudas sapagkat hindi Iskariote ang apelyido natin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko, pagkat lagi magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kaludan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasamin ang sa lupa, wala ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Tiyadya mo kami
sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep you safe for eternal life. Ang krus ng aming
siya sa Ang second collection po ay para sa alay kapwa, para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap
ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Citizen Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng Pambansang Dambana ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga mahal na araw, inaanyayahan namin kayong manood ng live sinakulol ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina't tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakihawakan lang ang inyong mga pababasbasan ng mga rosaryo, imahe ng mga dasalan. Makapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli, magandang hapon po. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po at magandang hapon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.